Alamin natin ngayon ang update sa sitwasyon sa Batanes at ang pagandang ginawa ng ating mga kababayan doon mula po sa epekto ng bagyong Betty. Iatid sa atin yan ng ating kasamang Patrick Jesus. Patrick! Aljo, unti-unti na rin nararamdaman ang malakas na hangin dito sa Batanes habang papalapit ang bagyong Betty. Kaugnay nito, sinuspende ni Batanes Governor Marilu Caico ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa probinsya. Suspendido rin ang trabaho sa mga government offices maliban sa mga kinakailangang patuloy na magserbisyo ngayong may kalamidad. Aljo, wala pa namang ipinatutupad na malawakang preemptive evacuation dito sa Batanes. Maliban dun sa isang residente ng Basco na kinailangang ilikas dahil gawa sa light materials ang kanyang bahay na malapit sa coastal area at mag-isa lamang siya. At Aljo, nagsagawa na rin ng Oplan Bandillo ang mga pulis upang paalalahanan ang mga residente na mag-ingat sa paparating na bagyo. Sa ngayon nga Aljo, kahit nakataas ang signal number 2 dito sa Batanes, sa pangkahalatan ay maaliwalas na panahon pa rin ang nararamdaman dito sa probinsya. Pero hindi nga nagpapakampante ang mga residente at ang mismong LGUs kung saan nakapreposition na yung mga relief items na sakaling kailanganin kapag magkaroon nga ng malubang epekto ang bagyo. At Aljo, mayroon din mga turistang stranded dito sa Batanes dahil kanselado yung mga flights simula ngayong araw. Pero tutulungan naman sila ng LGU sakaling ang magkaroon ng matinding epekto ang bagyong Betty. Yan ang pinakuling ulat. Balik sa iyo, Aljo. Alright. Maraming salamat, Patrick. May tanong ko lang, no? Again, hanggang kailan kanselado mga flights dyan? Well, Aljo, base sa abiso ng PAL, sa June 1 naman ay mostly ng mga flights sa June 1 ay magpapatuloy na. Pero syempre, depende nga yan sa magiging lagay ng panahon or doon sa magiging epekto ng bagyong Betty. Aljo. Ito medyo mainit, malinsangan. How about there in Batanes sa mga oras na ito? Yun, Aljo, sa ngayon, ang nararanasan lang dito, malakas na hangin. Actually, okay. Hindi nga umuulan. At medyo mainit nga rin yung panahon, Aljo. Dahil base nga kung doon sa forecast track ng PAGASA, eh, bukas pa talaga mas malapit ang bagyong Betty dito sa probinsya ng Batanes. Pero sa ngayon nga, habang hindi pa tuluyan nakakalapit dito sa probinsya, ang bagyong Betty ay naka-alerto na ang mga LGU, pati na yung mga residente, yung mga ibatan. Oo, eh talaga namang mga ibatan, mga kababayan nating ibatan dyan sa Batanes ay laging handa, ika nga, no, sa mga ganitong klaseng mga kalamidad dahil dinadaanan talaga ng bagyo dyan. So, nung nakausap po sila, sila ba ay normal lang ang pamumuhay nila? Abang paparating ang bagyo? Yes, Aljo, normal lang naman ano. 2021, yung huling may malakas na bagyong tumama dito sa Batanes, yan yung bagyong Kiko na naglandfall pa nga mismo dito sa probinsya. So isa yan sa mga aral na laging tinatanaw ng mga ibatan. Kaya nga ngayon, kahit malayo pa lang yung bagyo, eh nagready na sila. Nagtinali na nalang yung kanilang mga bubong at yung tapangko yung nilalagay doon sa kanilang bintana. Tradisyon yan sa mga ibatan. Siyempre, nag-stock na rin sila ng kanilang mga pagkain. Okay. Aljo. Maraming salamat, Patrick Jesus. Ingat kayo dyan sa Basco, sa Batanes.